Hindi garantiya na kapag nagtagal ang isang relasyon ay kayo na ang magkakasama sa habang buhay. Maaaring pinagtagpo lang kayo upang iparanas ang hindi malilimutang pag-ibig. Pepe! Pepe! Halika dito! Samahan mo ko! Pupunta ako sa isa sa mga bahay ni Tio Antonio. Pero ano pamambaka niyo doon? Bibisitahin natin si Soledad. Di ba sabi mo namimiss mo na siya? Ah, sige po. Matagal-tagal na rin po akong hindi nakakita kay Soledad eh. O sige, tara na! Magandang umaga mga baby. Mga kuya, mabuti naman ang napadalaw kayo. Oo naman, hindi ko kaya hindi makita ang aking bunsong kapatid. Oo nga pala, siya si Leonor. Siya ang anak na Tio Antonio at Tia Silvestra. Leonor, silang aking mga nakatatandang kapatid, si Pasiano at si Jose. Matagal ko nang kilala si Leonor, Soledad. Magandang umaga, Leonor. Kumusta ka na? Mabuti naman. Mabuti ka na. Sa kanyang tingin at mga ngiti, ako'y tuluyan ng nahulog. Nais kong makakuha sa akin. Ano naman po yun, kuya? Gusto ko sana ang pagtunan mo ng pansin ang pagtatanggol sa ating bansa. Manayuhan ka. Sigurado akong marami kang matututunan doon. Ngunit... Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa ating pamilya. Gagawin kong lahat para masuporta. At bukas na bukas rin ay aalis ka. Inihanda ko na ang lahat para sa'yo. Sige, kuya. Maraming salamat, sir. Kasabay sa pagkahumaling ko kay Leonor, ay ang sunod-sunod ko namang pagkapanalo sa mga patimpalak na sinalihan ko. Una kong nanalo sa gawa kong Ala Juventud Filipina, sa isang patimpalak na inorganisa ng Liceo Artistico Literario Manila. Nakamit ko rin ang tropeo sa El Consejo de los Dioses, pati na rin ang isinulat kong Junto al Pasig. Soledad, bakit ka umiiyak? Leonor! Pasensya ka na, Leonor. Hindi ko man lang namalayan ang iyong pagdating. Ano ka ba? Okay lang yun. Teka, bakit ka ba umiiyak? Si Kuya Jose! Bakit? Ano nangyari sa kanya? Siya ay umalis! Umalis siya papuntang Europa upang doon na mag-aral. Ano? Ngunit hindi niya yun sinabi sa akin. Pati si Ama, hindi alam ang kanyang pag-alis. Ngunit may nabilin siyang sulat para sa iyo. Kahit na umalis ako ng walang pasabi, nananatili pa rin ang pagsusulatan namin ni Leonor. Sa una'y galit na galit siya sa akin, ngunit hindi niya rin ako natiis. Tumagal ng 6 na taon ang pagsusulatan namin hanggang sa dumating ang araw na... Mayroong sulat para sa iyo, Leonor. Maraming salamat po. Thank you.
tatak pagtanggap ng sulat ni Leonor. Kanino ba galing yun? Mukhang galing sa Europa ang sulat. Hindi po ako sigurado, ngunit narinig ko ang pangalan ni Jose Rizal. At hindi lang po yun. Usap-usapan ang pagiging filibustero ni Jose Rizal sa Europa. Ano? Hindi ba maaari ito? Masisira ang pangalan ni Leonor. Kailangan ko gumawa ng paraan. Ano po ang sadya nyo dito, senyora? Nais kong hindi na makatanggap ng sulat si Leonor Rivera. Ngunit hindi po maaari yun. Huwag kang magalala. May regalo ko po. Ano po ito? Tingnan mo para malaman mo. Ang laki naman po ng halaga nito. Alam ko, ibigay mo sa akin ang lahat ng sulat para kay Leonor. Pero, walang pero-pero. Tapos na ang usapan. Para sa akin. Wala naman po. Ngunit, imposible iyon. Baka nahuli lang po ng pagpapadala. Hayaan niyo po, kapag mayroong dumating, ay ibigay ko ang sa inyo. Sige, maraming salamat po. Dumaan ang isa, dalawa, tatlo, apat na linggo. Wala pa rin akong natatanggap na sulat kay Leonor. Palagi naman akong sumusulat sa kanya. Meron ba akong nagawang kasalanan? O baka naman nakahanap na siya ng iba? Leonor! Nice kong ipakilala siya sa iyo. Siya si Ginoong Kipin. Isa siyang enhinyero sa Kamdasigan. Masaya ako na nakilala kita, Leonor. At ako rin, Ginoo. Maiwan ko po muna kayo. May asikasuhin lang po ako. Napakaganda ng iyong anak, Senyora. Salamat sa paghanga mo sa kanya. Nice kung makilala pa siya. Huwag kang mag-alala. Makikilala mo rin siya. Bumisita ka rito araw-araw. At magiging masaya ako kapag magiging manugang kita. Maraming salamat po. Mahal kong Jose, nais ko sanang kumustahin ka. Matagal-tagal na rin simula ng huli kitang sinulatan. Marahil, ito na rin ang huling sulat na matatanggap mo galing sa akin. Nais ko sanang ibalita sa iyo na ako'y ikakasal na. Siguro ay naglalakad na ako sa altar sa panahong binabasa mo ito. Ako'y nagpakasal dahil ito'y kagustuhan ng aking ina. Alam kong masakit, ngunit kailangan ko itong gawin. Hindi madali ang pagpapasya ko nito. Siguro ay kaparusahan ko ito sapagkat nag-alinlangan ako kung totoong mahal mo ba talaga ako. Nais ko na lamang ay magtagumpay ka sa iyong ginagawa at sana'y makatagpo ka ng isang babaeng hinding-hindi ka susukuhan kahit na anong mangyari. Lagi mong tatandaan na ikaw lamang ang tunay kong minamahal at mamahalin. Nagmamahal ang nag-iisa mong Taimis.